Kapag yun ay kanyang pinihit, pababa, ang tulay ay bubukas at dadaan ang barko sa ilalim. At kapag naman pinihit niya naman ito ay pataas, ay tulay ay babalik ulit sa pwesto. At dadaan naman ang tren. Yan ang ginagawa lagi ni Mang Antonio. Yan ang kanyang trabaho. At alam niyo ba sa kanyang trabaho, lagi niyang kasama ang kanyang kaisa-isang anak, si Junjun. Tuwang-tuwa si Mang Antonio kapag kasama niya si Junjun. Kasi alam niyo, sila ay naglalaro din kahit sila ay naandun sa trabaho. Minsan nagko-color si Junjun. Minsan nag-uusap sila ng maraming bagay. Tuwang-tuwa si Mang Antonio kapag kasama niya si Junjun. Yan. Minsan pinapaupo niya pa sa kanyang hita. Masayang-masaya si Junjun kasama ng kanyang tatay. Alam niyo ba mga bata, ganyan din ang Diyos. Meron din siyang kaisang-isang anak at yan ay si Jesus. Mahalagang mahalaga ka. Ito yung kanyang pinakamahalagang regalo. Mga bata, gusto kong sabihin sa inyo na kayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Katulad ni Junjun. Siya ay may ama. Kayo din ay merong ama sa langit. At siya ay nagmamahal sa iyo. Isang araw, may nakita at narinig si Mang Antonio. May papalapit na isang malaking barko. At syempre, ang trabaho ni Mang Antonio, meron siyang responsibilidad na dapat gawin. Kailangan niyang ipihit ang kontrol para tumaas ang tulay. At yun nga ang kanyang ginawa. Pinihit niya ito at bumukas ang tulay. At nakadaan ang barko.